mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Tatlong tulog na lang at Pasko na! At sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdaanan at pinagdadaanan pa rin ng ating mga kababayan, bayaan ninyong batiin pa rin namin kayo ng isang maligaya at mapayapang Pasko. Sana ay patuloy nating ipadama ang ating pagmamahal at pagkalinga sa ating mga kapatid na nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad. At huwag na huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Babangon tayo muli kapag sama-sama sa pagtulong at sa pananampalataya. Sa hapong ito, isang napaka-espesyal na programa ang inihanda para sa ating Christmas episode bilang bahagi pa rin ng ating Legends and Icons Holiday Special. Una natin siyang nakasama dito sa Art2art bilang pagkilala sa Yumaong National Artist for Cinema na si Fernando Po Jr. Subalit sa hapong ito, kasama natin siya para naman pag-usapan ang kanyang matagumpay at makulay na career bilang isa sa mga alamat ng Philippine cinema sa mahigit na 5 dekada. Mga kaibigan, walang iba kundi ang Queen of Philippine Movies na si Miss Susan Roces. Isinilang sa Bacolod noong July 28, 1941, si Jesusa Sonora, na lalong kilala sa pangalang Susan Roces, ay isa sa 5 anak ni na Dr. Jesus Sonora at Purificacion Levy. Nagtapos siya ng high school sa La Consolacion College sa Bacolod City bago na-discovery bilang artista. Mismong si Dr. Jose Perez ang may-ari ng tanyag na Sampaguita Pictures ang pumili kay Susan na maging bida sa pelikulang Boksingera daw noong 1956, katambalang noong sikat na mati ni idol na si Luis Gonzalez. Mahigit sa 30 pelikula ang ginawa niya sa ilalim ng Sampaguita at Vera Perez Productions, kabilang na ang modern classics na Sino ang May Sala, Prinsesang Gusgusin, Mga Anghel sa Lansangan, Portrait of My Love at Maruha. Ilan sa mga naging leading men niya ay ang mga pinakasikat na artistang lalaki ng kanilang henerasyon tulad ni na Juancho Gutierrez, Jose Mari Gonzalez, Romeo Vasquez at Eddie Gutierrez. Subalit ang naging katambal niya sa tunay na buhay ay walang iba kung hindi ang action star na si Fernando Po Jr. na kanyang pinakasalan noong December 25, 1968. Bilang mag-asawa, sila ang kinilalang King and Queen of Philippine Movies at ang kanilang pagsasama ay naging simbolo at inspirasyon sa mga showbiz couples hanggang sa pagyao ni FPJ noong 2004. Bilang aktres, kabilang sa mga gantimpalang tinamo ni Miss Susan Roces ang 1959 Don Ciriaco Santiago Memorial Award, ang 1978 FAMAS Best Actress Award para sa Maligno, ang 1979 FAMAS Best Actress Award para sa Gumising Ka Maruha, ang 2003 Film Academy of the Philippines Lifetime Achievement Award at ang 2004 FAMAS Huwarang Bituin Award, bukod sa di mabilang na mga pagkilala mula sa iba't ibang award-giving bodies. Isang malaking karangalan para sa Art2art ang makasamang muli ang reyna ng pelikulang Pilipino, walang iba kundi si Miss Susan Roces. Magandang hapon, Ma'am Susan, and welcome back to Art2art. Magandang hapon, Lisa, at magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood ng programa mo. Siyempre, maligayang Pasko sa inyo at sa buo ninyong pamilya. Oo, tatlong araw na lang. Tatlong araw na lang, Pasko na. At siyempre, doble ang selebrasyon sa pamilya ninyo dahil ito din ay inyong wedding anniversary. Yes, December 16. Ang aking December 16. Maraming pangyayari sa buhay ko. Sa December. December 14 mm-hmm. was when I lost my husband. Mm-hmm. December 16, many years ago, mm-hmm. Nagtanan kami. Tapos, December 25, yun ang aming church wedding. Church wedding niyo, December 25. Kaya maraming magandang alaala, malungkot, at masayang alaala mm-hmm. ang Pasko mm-hmm. para sa akin. Mm-hmm.
Bakit po ang napili ninyong church wedding date ay Christmas Day? Yun ay biyaya ng langit sa amin. Mm-hmm. Kasi originally, October ang pinaplano naming wedding. Mm-hmm. Eh maraming mga pangyayari, maraming nakialam, mm-hmm. maraming nagsuggest, mm-hmm. hanggang sa sabi namin, ipagpaliban na muna natin. Mm-hmm. And then, in a few more months, mm-hmm. we decided to elope. Mm-hmm. So sabi namin, mas simple na lang kung tayo na lang dalawa mm-hmm. ang magdi-decide kung ano at kung kailan. So nagtanan kami, bispiras, simbang gabi. Simbang gabi. Unang araw ng simbang gabi. Wow. December 16. At nung in-arrange naman namin ang mm-hmm. aming wedding, formal wedding namin, mm-hmm. Una, siyempre sa ano muna, mm-hmm. Sa mayor, mm-hmm. Mayor Jerry Angeles at mm-hmm. that time, mm-hmm. sa Bulacan. Mm-hmm. Tapos, we formalized our wedding sa simbahan. Mm-hmm. Ang available lang na slot na magtutugma sa reception area, mm-hmm. which was Philippine Plaza then, mm-hmm. ay ang December 25. Christmas Day. Okay. They don't usually marry people anymore. Uh-huh. December 25. Uh-huh. However, we were destined to get married yes. on Christmas Day. Yes. So, paano po yung Christmas sa Po household dahil doble-doble nga po ang celebration? Ay, naku, kakaiba. At saka, I'm sure marami po kayong inaanak. Hindi mabilang ang mga inaanak at napakagalante ninyo. Na isang tabi na yon. For that particular year, mm-hmm. na isang tabi muna yon. Mm-hmm. At magang-maga ang aming wedding, mm-hmm. 7 a.m. sa Santuario de San Jose, mm-hmm. sa Green Hills. Mm-hmm. Wala pang gaanong maraming bahay noon doon. Mm-hmm. That was 1968, mm-hmm. December 25. Wow. And on that day po, sino yung mga, nung nagtanan po kayo, sino yung mga kasabwat dun sa pagtatanan ninyo? Nung nagtanan kami, hindi yung pinlano eh. Ah, hindi pinlano talaga. Naging muse ako uh-huh. ng basketball team ng FPJ. Mm-hmm. Tapos nung pagdating namin sa bahay, I don't know, siguro talagang destiny na. Mm-hmm. Biglaan, mm-hmm. Ngayon na. Mm-hmm. Mm-hmm. So, kami-kami lang. Uh-huh. At kung sino lang yung kasama namin, mm-hmm. yun ang naging witness namin. I see. Anyway, we were both of age already. Yes, that's true. Speaking of destiny po, magbalik-tanaw po tayo. Una po kayong na-discover, naging leading man ninyo si Luis Gonzalez. Yun ang kauna-unahang starring role ko. Unang starring role. Bakasyon noon. That was your biggest break po. Yes. Katatapos mm-hmm. ko lang ng high school. Mm-hmm. I graduated La Consolacion College mm-hmm. High School in Bacolod. Mm-hmm. So, nandito ako sa Maynila noon para maghanap ng eskwelang mapapasukan ko para sa kolehiyo. Mm-hmm. Well, we were eyeing also upon the advice of the sisters, the nuns in La Consolacion College, mm-hmm. why not in La Consolacion Mendiola? Mm-hmm. Because that's their main mm-hmm. school. Medyo iniinganyo nila ako na kumuha ng drama. Kasi yun ang unang kurso na tinuturo nila ang drama sa eskwela namin. Nung high school kami, mm-hmm. nagkaroon kami ng speech and drama course. Mm-hmm. And I was mm-hmm. very active mm-hmm. then. Mm-hmm. Madalas meron kami mga school plays. Hindi ko namamalayan, parang dun pala ako dinadala ng aking tadhana. Mm-hmm. Kaya nandito ako sa Maynila noon. Mm-hmm. But of course, when I was... During my younger days, we were residents of Manila, mm-hmm. In Santa Mesa, mm-hmm. actually in many places mm-hmm. of Manila. Mm-hmm. Nagkaroon ng open house, ang Sampaguita Pictures, mm-hmm. at lahat ay libre na pumasok
at meet and greet the stars. Ah. Eh, tagahanga ako ng Philippine movies. Lahat halos ng pelikulang Tagalog, lalo na kapag si Gloria Romero at saka o kaya si Nida Blanca ang mga artista sa mga pelikulang yon ay pinanonood ko while still in Bacolod. With my classmates, it was a treat for us during weekends na manood ng pelikula. So, nung nabalitaan ko na ganun pala, pwede ko palang ma-meet in person ang mga hinahangaan kong artista, sinabihan ko yung aking auntie, si Tessie Alaba, kung pwede na pumunta kami. Eh dahil siya man ay nagkaroon na rin ng eksperyensya bilang artista, lumalabas-labas din siya noon, sinamahan niya ako. Habang nandun kami sa loob ng Sampaguita Studio, siyempre, ang focus ko, lahat yung mga sino yon, sinong artista yon, tapos pa-picture, pa-autograph. Hindi ko namamalayan ang mga mata pala ng producer ng Sampaguita Pictures, si Dr. Perez, ay nakatuon naman sa mga nanonood doon at naghahanap siya kung sino naman ang potential na mabibuild up niya para maging artista. At sabi ko nga, talagang kapalaran. Maraming pangyayari sa buhay ko, Lisa, na hindi ko inakalang mangyayari, basta nangyari na lang. At isa na nga, yung pagiging artista ko. Kaya, nung nilapitan niya ako, and tried to make a conversation. O ano, mahilig ka pala sa artista, ganun-ganun. So, nakipag-converse naman ako sa kanya kung anong tanong niya sa akin, siya kung sinasagot. Kilala and, po ninyo kung sino siya nung And nung finally, sinabi niya, gusto mong mag-artista? Biglang nagulat ako, tapos napatingin ako sa kanya, sabi ko sa loob-loob ko, sino ba ito? Eh, meron siyang bigote. Sabi ko, hindi kaya isa siya sa mga kontrabidang lumalabas sa pelikula. Pero parang hindi ko naman maalala na nakikita ko siya sa pelikula. Pero sabi ko, sino kaya ito? Niloloko kaya niya lang ako? Is this just pulling my leg na gagawin niya akong artista? Anyway, sabi ng auntie ko, si Dr. Perez yan. Yan ang producer ng Sampaguita Pictures. Inaalok ka niya na mag-screen test kung gusto mo na mag-artista. Sabi ko, hindi ako nakasagot kaagad. Medyo na-shock ako. Ano? Anong ibig sabihin nun? Yung mga words na screen test, bago yan sa pandinig ko. Kasi, hindi ba usually kung nag-o-audition ka for a role on stage, audition ang sabi, screen test. So, bago sa tapos sinabi niya, o mag-report ka bukas, doon sa bahay ko, sa binigay niya yung address. It's just very, it's actually an annex to the studio. Yeah. And so, we did. Just that. Kasama kong uncle ko. The following day, 7 a.m., and we were supposed to meet up with a director, si Mar Torres, Mar S. Torres, on his way to his location, which was out of town, somewhere in Bulacan. Pagdating ko sa bahay ni Dr. Perez, kasamang uncle ko, quiet na quiet, napakaaga, tulog pa silang lahat. Anyway, pinatuloy kami sa sala at mag-iintay kami doon ng kung sino susundo sa amin. Dumating naman si Aring Bautista. Aring Bautista is a character actress. Sabi niya, sino ang hinihintay mo? Pinapunta ho kami dito. Bakit? Mag-i-screen test daw. Mag-aartista ka? Naku, marami ng artista dito. Doon ka na lang pumunta sa LBN. Akala niya, nagpipresenta ako. Edi, before I could answer,
somebody called her. Uh-huh. So, medyo umalis muna siya. Eh, siya naman dating nung sundo namin. Mm-hmm. Yung pala, while we were away, pagbaba ni Dr. Perez, siya pala ang tumawag sa baba para alamin kung dumating na yung mag-i-screen test. Mm-hmm. Ang sagot pala ni Aring Bautista, ay naku, oo, nagpipresintang mag-artista. Mm-hmm. Sabi ko, doon na lang siya sa LVN. Mm-hmm. Kasi marami na tayong artista dito. Sabi ni Dr. Perez, ako nagpapunta sa kanya dito. Kasi mag-i-screen test siya. Mm-hmm. Anyway, the screen test went well. Mm-hmm. Pin-review nila. Siguro nagkaroon sila ng feedback na kung how I was. Immediately, Dr. Perez decided to have another screen test the following day for a particular role. And this was for the story Buksingera. Buksingera is a novel written by Mars Ravelo, especially for Alicia Verhel. She was the woman counterpart of the action stars, male action stars. It was a serious movie entitled Buksingera. However, when I was cast in it, hindi naman ako sanay, Lisa. Galing ka sa kolehiyo, tinuturuan ka ng madre na maging mahinhin. Opo. All of a sudden, kailangan toughy yung labas, no? E di syempre, nahihiya-hiya pa ako. Ang resulta noong buong pelikula, hindi umugma sa akin. I was not convincing enough for the role. So they added daw. And then, it was just set aside for a while. I was introduced in a movie because they decided, ay, napakaaga pa para maging star siya kaagad. In a title role. Pero yun, yun kaagad ang una kong ginawa with Luis Gonzalez at that time. And Dolphy and Panchito were in the movie also. In fact, it was Dolphy and Panchito who helped me in my acting. Our director was Octavio Silos. And medyo makaluma din, no? So parang hindi talagang swak yung for the project. Anyway, inintroduce muna nila ako sa pelikula ni Gloria Romero. E di syempre, favorite actress ko, kasama ko. So, ang fan po ang peg ninyo nun. Ang kabakaba ng dibdib ko. Imagine doing scenes with Gloria Romero. So, there were times when I was tongue-tied. Nakakalimutan ko and starstruck. Nakakalimutan ko kung anong sasabihin ko. Galing lang kayo ng kolehiyo. So, ilang taon po kayo noon? I was 14. 14 going years on old. 15. Wow. Kasi maaga akong nag-aral. Wow, okay. At saka, nung time na yon wala na yung mga prep, yung mga ganun. Kagad-agad. Talagang grade 1. Talagang napakabata ninyo to get into the the movies. Okay, pag-uusapan po natin yan maya-maya. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang reyna ng pelikulang Pilipino na si Miss Susan Roces dito pa rin sa Art2art Christmas Special. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa sining biswal, kasalukuyang itinatanghal ang exhibit na pinamagatang Art of the Loom, Weaving the Story That Is Binakul sa Yurchenko Museum. Ang binakul ay isang textile pattern na hinahabi sa Ilocos sa telang tinatawag na abel.
Tampok sa exhibit ang ilang halimbawa ng mga sinauna at makabagong binakol. Karaniwang ginagamit ang binakol sa mga kumot. Ngunit ito rin ay makikita na sa contemporary fashion at personal accessories. Ang Yuchenko Museum ay matatagpuan sa RCBC Plaza Tower 1, Ayala Avenue Corner, Senator Hill, Puyat Avenue, Salcedo Village, Makati City. Makikita ang exhibit hanggang January 25. Isang retrospective exhibition ng mga obra ni Constancio Bernardo ang isinasagawa sa third floor galleries ng Ayala Museum bilang pagdiriwang sa centennial ng pintor na naging kilala bilang abstractionist. Kabilang sa mga isinasalarawan niya ang geometric abstraction, UP art at abstract expressionism. Ang kanyang mga obra ay pinangangalagaan ng Museo Bernardo Foundation Incorporated at ng Constancio Maria A. Bernardo Foundation. Ang Ayala Museum ay matatagpuan sa Makati Avenue Corner, De La Rosa Street, Makati City. Makikita ang exhibit hanggang February 28. Samantala, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines ang pagdiriwang ng Misa de Aguinaldo o Christmas Eve Mass sa December 24, alas 8 ng gabi sa tanghalang Nicanor Abilardo ng CCP. Tutugtog ang Philippine Philharmonic Orchestra ng mga tradisyonal na himig ng Pasko upang salubungin ang mga makikinig sa Misa. Samantalang itatanghal naman ang ilang bahagi ng Vamos Abilen ng Ramon Ubusan Folkloric Group bilang bahagi ng Misa. Bilang finale, mangunguna naman ang Philippine Madrigal Singer sa 100 Voice Choral sa pag-awit ng Munting Sanggol, Isang Katha ni Ryan Kayabyab. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 832-1125. Usapang sining at kultura para sa lahat, kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang undisputed queen of Philippine movies na si Miss Susan Roces. Ma'am Susan, 14 years old lang po kayo nung nag-umpisa po kayo sa industriyang ito. At syempre nababasa namin na ang estilo ng management noong araw ay talagang napakahigpit ng kanilang control sa buhay ng kanilang mga talents o mga inaalaga ang mga artista. Pwede niyo po kaming kwentuhan kung ano yung experience niyo dito? Well, hindi naman ako gaanong nanibago sa pagiging mahigpit nila. Mm-hmm. Dahil nagmula din naman ako sa pamilya at saka sa eskwelahan na ganun din ang disiplina sa kababaihan. Mm-hmm. What I truly appreciate being under under contract with Sampaguita Pictures is it's as if I was going to school again. Mm-hmm. It's as if I was right in my home, mm-hmm. because the discipline that they imposed, mm-hmm. was not very different. Mm-hmm. Na-enjoy ko din ang pagka-teenager ko. Mm-hmm. Yung pagka-stricto naman nila, alam ko, maliwanag sa isip ko na nasa kabutihan ko. Mm-hmm. Nung pumirma ako ng kontrata sa kanila, there was a time na ang kumausap sa akin pagkatapos kong pumirma ng kontrata sa harap nila, mm-hmm. ay kinausap ako ni Mrs. Perez, mm-hmm. at saka ni Mrs. Vera. Mrs. Mm-hmm. Vera, yun ang lumalagay na parang lola, mm-hmm. doon sa Sampaguita Pictures, mm-hmm. dahil siya ang ina ni Azucena Vera Perez. Mm-hmm. At si Dr. Perez ang ama. Mm-hmm. So, para bang represented lahat ang membro ng pamilya, mm-hmm. at kami lahat ay mga anak at magkakapatid. Mm-hmm. Inexplika sa amin na kung ano man ang pinagagawa nila is only the movies. At dapat ang trato namin sa kapwa-artista namin ay parang kapatid namin. Mm-hmm. At walang mali siya. Mm-hmm. Mm-hmm. At sabi nga sa amin na kayong mga kababaihan, mm-hmm. kung merong lumigaw sa inyo at hindi naman seryoso, mm-hmm. ay isumbong nyo sa amin. at wala kayong pakikinggan na sasabihin, oy, gagawin kitang sikat na artista, mm-hmm. basta maging nobya kita. Mm-hmm. So, and
Yung mga lalaki din, winarningan din. Kung magliligaw kayo, siguraduhin yung ready kayong pakasalan. Hindi pwede yung ligaw lang, tapos paluluhain nyo lang. Dapat isipin nyo, lahat kayo gustong umunlad ang inyong career. Naging masaya ang buhay ko sa loob ng Sampaguita compound. I did not miss out on anything. Hindi ko masasabi na dahil sa trabaho, hindi ako naka-enjoy. So katulad ng mga kabataan, nung panahon na yon, nawala sa pelikula, nagawa ko din lahat yung mga ginagawa ng regular na teenager. So naranasan ko din lahat yon. As far as making movies and the career is concerned, kakaiba. Lisa, kakaiba nung panahon namin. Dahil wala namang mga eskwelahan for acting. Hindi kagaya ngayon, may workshop. Ang samahan ang na-appreciate ko. Ngayong nagbabalik alaala ako, sabi ko, napakababait ng mga naabutan kong kapwa-artista ko. Kagaya nila Dolphy, nila Panchito, lahat ng mga, sila Gloria, hindi sila nagdamot. Tinuruan nila kami. Siyempre, ang tendency ko noon, high pitch. So, in-encourage nila ako na i-train yung voice ko. At, I'm proud to say, dito, sa DZRH, ako natuto ng voice acting. Kaya, never kong makakalimutan ang DZRH. Kasi, andyan pa sa TAF, katabi ng Hialay, yung building. Andun kami sa Elizalde Hall. Doon kami nagpe-perform. Basa-basa namin ang script namin. Hindi kami pinapayagang lumabas sa television. At very limited naman ang television shows noon. We did our promo for the movies that we were going to show. Live sa DZRH, sa Elizalde Hall, binabasa namin yung ano. Pero hindi namin nire-reveal ang ending. Wow, ang sarap naman. Para aabangan on opening day. I did several shows in DZRH. Mostly comedy. Gabi ng Shell, Oras ng Colgate, Magkakapit Bahay. Sa kulang sa pito, labis sa walo. In most of those, kasama ko si Dolphy at si Panchito. Doon ako natuto ng timing sa comedy. Doon ako natuto na paano bagu-baguhin yung boses ko. And then I was given my own show, which was ang maganda kong Kapitbahay. That was with Rod Navarro, later on with Eddie Gutierrez. So, sino po yung matuturing ninyong mga mentors ninyo? Lahat ng kapwa-artista kong nadatnan doon na nauna na sa amin. I did movies also with Carmen Rosales, sila Paraluman. Ang kabatchmate ko, si Amalia, si Barbara, si Marlene Dowden, Daisy Romualdez. Marami kami. At masaya ang aming samahan. Pero nasabi po ninyo na gumagawa po kayo ng comedies noon. Yes. Pero mas kilala po kayo as a dramatic actress. No, Lisa. When I started, I was only a teenager at that time. Movies were made to entertain. I see. Sampaguita followed the glamour and the entertainment of Hollywood. So, sabi nga nila, parang mini-mirror lang ng Philippine movies nung panahon na yon kung anong nangyayari sa Hollywood. Kaya, karamihan ng pelikulang ginagawa namin is entertaining. Musical, comedy, melodrama, yung ganon. Hindi kami binibigyan ng napakabibigat na subject para sa ano. That was assigned to the
senior actors. So, okay. Ang gumagawa noon, during the time I got in, was already Lolita Rodriguez, Gloria Romero, yung mga nauna sa amin. And then we were given also small roles in projects like that. Films were done for several months. Hindi yung mabilisan. Yes. At saka ang workload, hindi kasing bigat. Pag nagtatrabaho ka ng buong araw, mula umaga hanggang hapon, hanggang doon na lang, uuwi ka na. Kung gabi naman ang eksena, kailangan ipakita yung darkness. So, gabi lang ang call mo. At in our case, karamihan ng tape shooting namin ay sa loob ng Sampaguita compound. Meron kaming sound stage for the musical numbers. Yung mga musical numbers, kuminsan, very challenging. Sa lahat ng walang ka talent. May kasamang choreography, singing, timing. Alam mo, Lisa, matindi ang rehearsal. Sa lahat ng walang ka-talent-talent sa pagsasayaw, ako ang pinakamaraming musical numbers na ginawa. Naging pangarap ko din na maging balerina. Wow! Natatandaan ko, nung maliit akong bata, yung bahay namin na tinitirahan sa Iloilo, may kapitbahay na may balkon. Na dun sa lugar namin sa second floor, pag dumungaw ka, makikita mo yung nagbabalay na mga bata. Ingit na ingit ako kasi nakasuot sila ng kanilang tutu. Tapos meron silang mga toe shoes. Tapos nagsasayaw-sayaw sila. Ako naman, nangangarap na isa ako sa mga bata na nagpipiruwet-piruwet na ganun. Sabi ko, sana ako rin maging ganyan. Pero napakamahal mag-aral ng ganon nung panahon na yon. Kaya hindi naman nangyari sa ang pangarap ko. Pero nung nag-artista ako, kunya-kunyari. Naging queen of Philippine movies naman po kayo, Ma'am hindi, Susan. Hindi na. Kunya-kunyari, dancer din ako. Lahat ng klaseng sayaw. Pero Ma'am Susan, nabanggit po ninyo kanina na ang kultura na ng paggawa ng sine noon ay ibang-iba naman ngayon sa paggawa ng television drama. So bakit po ninyo napagdesisyonan na pasukan ang television drama at television serya, teleserya ngayon? Katulad nga ng introduction mo sa akin kanina, limang dekada. Mahigit na limang dekada. So, yung mga nagawa ko noon, gusto ko maiba naman. Yung mga hindi ko nagawa noon, ay siya kong ginagawa ngayon. At saka, yun ang napapanahon ngayon. Dahil I perform for my audience. My audience like me are senior citizens now. They would rather be in the comfort of their homes, watching whoever they've been following all these years. So, welcome sa kanila na gumagawa ako ng telenovela. And I'm sure ibang-iba ang experience. Ibang-iba. Ibang-iba. And I enjoy it because ang flow ng performance mo tuloy-tuloy. Dahil sometimes we use 3 or 4 cameras working together. Nagsasaluhan ng lahat ng mga characters. Nakukuhanan na walang let-up yung eksena. Hindi kagaya sa pelikula, limitado kami sa isang camera kuminsan. Pagkaminsan, dalawa. Marami na yon. At saka paputol-putol yung scene. So, kailangan iputol nila. So, andyan na yung luha mo. Lumalabas na yung luha mo. Cut! Sabi ko, naku, ang hirap na naman mag-build up ng emosyon para sa close-up. Parang ang dami ko pang gustong itanong sa inyo, Ma'am Susan, kaya lang nawawala na po tayo ng panahon. Pero sa gitna na nangyayari ngayon sa ating bayan, ano po ang inyong Christmas message sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa buong bansa po? Well,
napakalungkot talagang isipin ang mga pangyayari. Mm-hmm. Pero ang nakikita kong mensahe ay parang pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos, mm-hmm, na siya ang Panginoong Diyos. Mm-hmm. I am the Lord thy God. Yes. Thou shalt not have strange gods before me. Mm-hmm. Pinapaalala sa atin na He created a perfect world, mm-hmm, and we should love and take care of it. Sa ngayong Kapaskuhan, dapat isa puso natin, isa alaala natin na hawak ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng kung anuman ang kinabubuhay natin. Tayo mismo, ang sarili natin, ang pangangatawan natin, yan ang regalo sa atin ng Panginoon nung tayo'y isinilang, mm-hmm, at pinagbili niya sa atin na mahalin ang ating kapwa. Mm-hmm. Sa bagay na yun lang, natin masusuklian lahat ang mga ginawa niya. So, ang mensahe na nakukuha ko sa mga pangyayari sa paligid natin ay paalala niya, mm-hmm, na dapat talagang kapit-kapit tayo, huwag tayong bibitiw, at tulungan natin ang bawat isa at mahalin natin ang kapwa natin. So the best way of celebrating Christmas is what we are doing right now. Mm-hmm. I am very touched, and sometimes when I watch the news, I can't help but cry, mm-hmm, na nakikita ko how everybody is reaching out to one another. I hope this continues, hindi lang dahil sa panahon ngayon ng krisis, kung hindi pagpatuloy nating mahalin ang isa't isa. Mm-hmm. Walang maaring mabuhay para sa sarili lamang, tulad nga ng sabi sa kanta. Walang sino man. Yes. Mm-hmm. Ako po ngayon ang starstruck, Ma'am Susan, at nagpapasalamat po sa inyo na binigyan ninyo kami ng isang napaka-espesyal na Christmas special dito sa Art2Art. Karangalan ko, Lisa. At maraming salamat sa pagkakataon na maging bahagi ng iyong Christmas presentation. Sana po makabalik kayo kasi ang dami ko pang hindi natanong eh. Anytime. Sige. Sige po. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.